Hello po. Gusto ko lang po mag-share na experience ko. Nangyari lang ito noong 2011 sa may Batangas. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan yung saktong lokasyon para na rin po syempre sa privacy ng lugar. Ako po si Florendo. Hindi ako mahihiyang sabihin na dati kabilang ako sa mga tinatawag na squatter o yung mga informal settler na ngayon. Palaboy kaming maituturing noong mga panahon na yon. Yung tinitirhan namin ay pagmamayari ng isang businessman. Hindi lang naman kami yung nandun. Marami kami ang nakatira. Kaso syempre, iba talagang takbo ng utak ng mga businessman. Ang mas malaga sa kanila, yung kikitain nila. Kaysa sa mga taong mapapalayas. Wala naman kaming magagawa sa bagay na yon. Karapatan nila yon eh. Kaya nang mapaalis na kami sa lugar na yon, hindi na kami pumalag. Maayos kami nagkakot at walang nasaktan. Ang problema lang namin nung panahon na yon, kung saan naman kami pupunta. Naglakad kami ng naglakad, kung saan saan part na kami ng Batangas nakapunta, hanggang sa abutan na nga kami ng malakas na ulan. Nagkakasakit na nga kami ng pamilya ko noon eh, pero tuloy lang, kailangan naming lumaban. Sa paglalakad namin, may nadaanan kaming lumang building. Hindi na talaga kami nagdalawang isip. Mabilis kami pumasok doon. Hindi na namin pinansin yung nakalagay sa karatula. No trespassing. Bahala na ako. Wala namang katao-tao sa building na yun. Palagay namin, matagal na siyang abandonado. Nakain nga kami na maluwag. Iniisip kasi namin na panghabang buhay na kami doon. Yung building kasi na yun, nakatayo na sa medyo bleb. Para siyang imbakalong na kung ano-ano. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit siya doon nilagay. Sa unang palapag pa lang, amoy na namin yung mga abo at mga uling. Mukha nasunog yung building na yun. Bakas pa kasi yung mga iniwang natupok na apoy. Sa unang gabi namin, pinilit namin na makapaglinis. Lahat kami, sa unang palapag muna nagdesisyong tumira. Nilinis muna namin yung unang palapag. Bukod kasi sa maraming kalat, may mga bakal kaming nakolekta. Bagay na kinatawa namin kasi kalakal yun, pwedeng ipalit sa pera. Alas 12 ng gabi, patuloy pa rin kami sa paglilinis. Nagpasama ako sa kaibigan kong si Ryan. Akit ka ako kami, magyosi lang sana. Pag-akit namin, syempre madilim. Buti na lang may maliit na flashlight yung lighter namin. Pagkatutok namin ng ilaw sa unang kwarto, nanayo ka agad yung balahibo namin. Meron kasi kami nakitang kalansay ng taong nandun. Base sa nakita namin, mukhang nasunog siya nung umaapo yung building. Hindi na kami tumuli pa ni Ryan sa mga sumunod na kwarto. Bumaba na lang kami. Baka kasi mamaya, ano pa yung magalaw namin eh. Nakakatakot. Wala kaming ibang pinagsabihan tungkol doon. Nanahimik din si Ryan sa pamilya niya. Mas lalo naman ako. Pagod na pagod yung mga pamilya namin. Ayaw na namin silang matakot pa. Pagbalik namin sa baba, biglang bumigat yung pakiramdam namin. Sabi at pareho kami ni Ryan, sumama talaga yung pakiramdam. Inaasahan na talaga namin na baka halag natin kami. Ilang oras ba naman kami nakababat sa ulan eh. Pero parang may kakaiba lang. Tila ba yung sama ng pakiramdam namin? Parang may sumasadyang maramdaman namin yun. Ang gulo. Basta parang ganun. Mag-aalas 4 na kami natapos kakalinis ng ground floor. 70% pa lang yung nililis namin. Pero nagpahinga na muna kami. May mga kasama rin kasi kami mga bata eh. Sa kalagitnaan ng pagtulog ng mga kasama namin, kami ni Ryan, mulat na mulat pa rin. Buti na lang may tuyo pang yosi si Ryan. Kaya naisipan namin lumabas muna. Napag-usapan namin yung kalansay na nakita namin sa tagal ng abandonado ng building na yun. Parang nakapagtataka namang walang kumuha sa bangkay na yun. Medyo nababahala nga kami ni Ryan eh. First and second floor pala kasi napupuntahan namin. Hindi namin alam kung ano pa ang malalaman namin sa third, pati sa fourth. Nagkakatawanan nga kami ni Ryan. Kwentuhan na lang. Pati mali siya na lang. Psst! Psst! Maya-maya, biglang may sumitsit.
Mahina-hina na rin yung ulan. Kaya dinig ng dinig namin yung sitsit. Nilibot namin ang tingin yung labas. Wala naman kami nakitang tao. Lahat naman na kasama namin, tulog na rin. Ikaw ba yun? Tanong ko kay Ryan. Hindi pre. Sagot niya. Nagpapakiramdaman lang kaming dalawa ni Ryan. Ilang sandali lang sa kinatatayuan namin, parang biglang uminit. Umuulan ng panahon na yun. Kaya nagtataka kami kung saan nagagaling yung init. Kahit na ganun, tumayo pa rin kami doon ng halos kalahating oras. Tiniis namin yung ganong paligid. Kaso nung mag-iisang oras na kami, hindi na namin kinaya. Kaunti na lang kasi, parang mapapaso na kami. Alam namin na may hindi talaga magandang nangyayari. Pero dahil doon, yun lang talaga yung lugar na matutulogan namin. Pinilit na lang namin hindi pansinin. Ang inisip na lang namin Ryan ay yung mga pamilya namin. Lumipas pa yung ilang araw, himalang walang nagpaparamdam sa amin. Nililinis rin namin ang buo yung unang floor. Binawal na lang namin yung iba na umakit sa itaas. Kami lang talaga ni Ryan yung nakakaalam kung anong meron doon. Isang araw, alas 9 noon, naglilibot kami ni Ryan sa taas. Maghahanap kasi kami ng tenso. Sa taas, may nakita pa kami mga kalansay ng tao. Bawat kwarto na mapapasukan namin, may kalansay. Yung iba pa nga, nakaupo sa upuan. May iba rin na parang bagyang nasunog lang. Yung iba rin, parang nasuffocate din. Tapos wala nag-rescue. Mahalata mo talaga naghirap sila. Mga nakahawak sa leeg eh. Tapos yung iba may uniform pa. Kahit paano, nakakuha naman kami ng kalakal. Kaso nung paalis na kami, may narin kaming mga inis sa isang kwarto. Napahinto naman kami para tignan kung ano yon. Yung ingay kasi niya, parang may tao na nagkakalkal. Nagkakatulakan pa kami ni Ryan kung sino ang sisilip. Dahil nagduduwag siya, ako na lang ako. Pinahawak sa kanya yung mga kalakal na hawak ko. Nang sumilip ako sa siwang ng pinto, nanlaki na lang yung mata ko. Sa loob kasi, nakita kong may kalansin gumagalaw. Kita ko yun dahil sa liwanag na galing sa buwan. Sinenyasan ko si Ryan na lumapit. Pagkakita niya, muntikan pa siyang makagawa ng ingay. Kinakabahan na kami ng mga oras na yun. Kaya nung makita namin parang tumatayo na yung kalansay, eh dali-dali na kaming umalis ni Ryan. Pagkababa namin, bigla naman kaming nakaramdam ng init. Kaming dalawa lang ni Ryan yung nakakaramdam. Yung mga kasama namin, nilalamig pa. Malakas kasi ang hangin ng oras na yun. Napadasal na nga lang kami noon. Ilang minuto lang, nawala na rin yung init sa paligid. Hindi kami mapakali ni Ryan ng mga oras na yun. Umalis muna kami ng building. Habang papaligo kami, may napansin kaming mas nakakakilabot. Paglingon namin sa abandonadong building na yun, nakita namin na nag-uusok yun. Para siyang nasusunog. Yung mismong kabuuan ng building, nilalamon ng itim na usok. Siyempre kinabahan naman kami para sa kamag-anak namin. Bumalik kami kaagad. Pero nagtaka kami. Kasi wala pong apoy sa loob. Takantaka kami ni Ryan. Siyempre kinikilibutan din. Pinagpalagay na nga lang namin na baka kasama yun sa hiwaga at kababalaga na meron sa building yun. Dahil sa lumalalang pagpaparamdam, kinausap na namin yung mga pamilya namin. Sinabi namin ni Ryan na kailangan na namin umalis sa building yun. Sinabi namin private property yun, pagmamayari ng iba. Pero ayaw ng pamilya namin na umalis. Bukod kasi sa komportable na sila, wala naman kaming ibang malilipatan. Ayaw na nila magpalaboy-laboy. Mas maganda na raw doon kaysa sa lansangan. May point naman sila, kaya wala kaming nagawa ni Ryan kundi tiisin nila yung mga pagpaparamdam. Ang katwira na lang namin, hanggat wala pong nasasaktan, mananatili lang kami doon. Lumipas yung mga buwan.
Naging kampante naman kami ni Ryan. Bigla naman kasing gumaan yung mga kalooban namin. Wala nang hindi na kami umakyat. Wala na rin nagpaparamdam. Buwan ng October noon. Ilang araw na lang, mag-aaraw na ng mga patay. Pag-uwi namin ni Ryan galing sa trabaho, natarinta kami. Narinig kasi namin na mayroong tao sa itaas. Ang sabi ng nanay ni Ryan, umakyat sa taas yung tatay niya at kapatid. Nagmadali kaming umakyat. Nababahala kami noon. Baka kakumakita nila yung mga kalansay. Pag-akit namin, nakasalubong namin si Mang Toti at Jasper. May mga dala silang kalakal na pambenta. Nang tignan namin yung mga mukha nila, kalmado lang. Hindi mababakasan ng takot. Nang tanongan ni Ryan yung tatay niya kung may nakita sila, ang sagot sa kanya, puro kalakal lang daw. Wala silang nabanggit tungkol sa mga kalansay. Nagtaka naman kami ni Ryan na pagtanto namin baka kami lang dalawa lang yung nakakakita. Pagbaba ng tate at kapatid niya, naglibot-libot kami sa second floor. Madilim ng mga sandaling yun. Buti, may dala kaming flashlight noon. Nawala na kaming makita sa second floor. Inaya ko si Ryan na umakit sa third floor. Alam kong kinakabahan siya, pero pumayag naman. Dahan-dahan kami umakit sa hagdanan. Doon sa parting yun, mahalata talaga na mas grabing sunog doon. Talagang uling-uling na yung pader. Nung nasa taas na kami, biglang humangin ng napakalakas. May kasamang mabahong amoy yung hangin. Parang may mga nabubulok na kung ano. Nag-aya na agad si Ryan na bumaba noon. Pero dahil nandoon na kami at hinila ko siya, hindi na kami umatres pa. Naglakad-lakad kami sa hallway. Pero nasa pangatlong pinto pa lang kami, nakarinig naman kami nang parang tumutunog na buto. Sa takot ni Ryan, napahawak na lang siya sa braso ko. Sobrang kinikilibutan na kami. Pero nung mga oras na yun, para bang may nagtutulak sa amin na sumilip. Ako yung nauna ulit. Pagtingin ko sa unang kwarto, doon ko na nakita yung isang kalansay. Nakatayo siya, tapos nakaharap sa akin. Para bang nakatingin sa amin. Nang maglakad siya, nag-umpisa na kaming tumakbo ni Ryan. Sa sobrang taranta namin, nadapa pa kaming pareho. Tumama pa yung ulo namin sa may sahig, kaya medyo mahilo-hilo kami noon. Hindi kaagad kami nakatayo. Sumandal muna kami sa pader. Natanaw na lang namin sa dulo na may lumitaw pang kalansay. Maniwala man kayo o sa hindi, naglalakad yung kalansay papalapit sa amin. Pinilit na lang namin makatakbo noon. Kaso lang nasa hagdanan na kami, may nakaabang din sa amin na isang kalansay noon. Napasigaw na kami sa takot. Humihingi kami ng tulong sa first floor, pero parang wala naman nakakarinig. Notice na kami noon. Naghanap na lang kami ng ibang dadaanan. Nang matako yung tingin namin sa may bintana, pareho kaming napailing. Pero wala na kami magagawa. Yun na lang yung nag-iisang paraan para makaalis doon. Dali-dali kaming pumunta sa bintana. Nalula pa nga kami pagtingin namin sa babae. Nasa pangatong palapag kami, kaya alam na namin yung mangyayari sa amin. Nung makita namin palapit na yung dalawang kalansay, nakapag-desisyon na kami ni Ryan. Sabay kaming tumalon pa ibaba. Natagpuan na lang namin yung sarili namin na nasa damuhan. Grabe, ang sama ng bagsak namin. Napili kaming dalawa. Buti nga nabuhay pa kami. Mabuti na lang din, narinig kami ng mga kamag-anak namin. Nalalayan nila kami kaagad. Hindi kami nakalakad nung gabing yun. Talagang munti ka na kaming malumpo. Nagtanong sila sa amin kung bakit kami tumalon. Kinuwento naman namin sa kanila yung tungkol sa kalansay. Nikakatingin nilang sila. Hanggang sa umami na nga yung tatay at nanay ni Ryan. Pangalawang gabi pa lang daw kasi namin sa building na yun. May mga nakita rin daw silang kalansay sa second floor. Nagpunta rin daw kasi sila doon para mga lakal. Hindi pa doon natapos yung lahat. Yung tatay ko kasi, nakakita rin. Gumagalaw naman daw ng kalansay yung nakita niya.
Kaya pa naman sana namin magtiis doon. Kaso nga lang, sa dumaan ng mga araw, unti-unti kami nagkakasakit. Para bang ayaw ng mga kaluluwa na nandun kami. Sinyalis lang yun na gusto nila ng katahimikan. Kaya bago pa may mangyaring masama sa amin, nagdesisyon kaming lahat na umalis na. Nagpalaboy-laboy na naman kami. Pero buti na lang, may nagmagandang loob. Tinulungan kami makapag-apply sa palibring bahay. Sa kabutihang palad, nakalipat kami sa pabahay ng gobyerno. Hindi ko po talaga makakalimutan yung karanasan na yun. Malakas talaga ang kutob ko na may false na nangyari sa sunog sa building na yun. Para kasi nanghihingi ng hustisya yung mga kaluluwa. Ang hindi ko lang maunawaan hanggang ngayon, papaano gumagalo at nagkakabuhay yung mga kalansay. Totoo kaya yun? O gawa lang ng imahinasyon namin? O sadyang kakayahan ng mga kaluluwang gawin yun? Pero sa totoo lang, yun yung mas nagbigay sa amin ng matinding trauma. Sinubukan nga namin ni Ryan balikan yung building pagtapos ng 2 taon. Kaso wasak na yung building, may panibagong tinatayo na doon. Naawa na lang kami sa mga kaluluwang nandoon. Na hanggang sa mga puntong ito, hindi pa rin nabibigyan linaw kung ano nga ba talaga nangyari sa kanila. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Marami pong salamat. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong to. Hello guys, umusta kayo? Mabilis ang shoutout po. Okay, mula to sa shoutout natin nung last na kwento natin yung wrong turn sa Zamboanga. Unang-una, syempre sino pa ba? Si Miss First, hello ma'am. Lady Warrior 08, Dimple Sumi, Crystal May Hortilano. Lani Agpalasin, Camille Kate. Miss Chona, Zach Santos, Lanor Adli Rabor, Beb Prisocio, Vito TB, member natin to, Lynn Villarante, Red Rosal, hello. Huwag kalimutan ng thumbs up, like, and skip no ads. Guys, bilang simpleng pasasalamat natin kay Lodi. Uy, salamat po. Aya Shadad, Anime Gracio Francis, Gracia, Eileen Almera, member natin yan. ML Reyes, Leslie Marbel, Abitot, member din natin yan. Sheila Sarmiento from Egypt, Artemio Meyer, Mary Ann Calma, Rochelle Pianco, pa-shoutout idol, pa-congratulate na din ang civil wedding namin ng asawa ko sa September 30. Oy, ngayon yun. Happy anniversary po sa... Happy... Best wishes na lang. Ayan. Best wishes po sa inyong wedding, ma'am. Congratulations po sa inyo. God bless po. AR on IG. From Santo Niño, San Andres, Catbalogan, Samar. D. Santiago. Aya Robles, 21. Chikahan TV. Miss Reina Silva, Kentintan. Hashtag no skipping ads lagi. Salamat po, ma'am. Reina Phoenix. Sashimi. Pa-shoutout, jowa kong si Sergeant W na naka-duty dyan sa Zamboanga. Ingat ka dyan, love you. Bobby ang Sueco, Luis 04TB, Andreo Baredo, Ramsey Season, Angelica Rabis, Raya May TV, Rins RKPH, kamusta ma'am? Sheila May Vista, Eugenio Dimaranan, Florinda Nicolas, Erica Mejia, Mary Grace Roderos, member natin yan, Ali Anshari, Che Villarasa, Grace Lynn Larot, Shivana Mia Muya 15, Batugas Justin, Carmelita Mabanag, Monique Mendez, member natin to. Nakahabol pa Sir Paul, kakauwi lang galing work namin.
work. Love namin kayo ng BF kong si Arnel Blando. Salamat po. And last po, si John Lee. Yan. Guys, yun lang muna ang kwento natin at shoutout sa araw na ito. Asensya po, lahat ang shoutout sa mga nagdaang araw. Busy po. Like, comment, share, and subscribe po. Pa-follow po na ating Facebook page, Creepy Mga Pancit Stories. And gusto ko lang pong sabihin na siguro mawawala po muna yung mga shoutouts natin sa mga susunod na kwento natin. Luwas po kasi kami sa Kailamisis. Uwi lang kami doon. Pero don't worry, yung regular uploads pa rin naman tayo everyday yan. Wala lang siguro muna mga shoutout. Bawi na lang ako pag naka-uwi na kami. Yun lang guys. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yun lang. Ano pa ba? Pa-like na lang po. Comment, share, and subscribe. Mac Pancit out.